So, I will share my screen. Entire screen mismo i-share natin. Ayan. So, okay na. Kita nyo na, no? So, mag-open na tayo ng ating ang Adobe Animate. Okay. So, sabi ko, pag ano natin, so doon tayo sa template. Okay, template, general, action script. So, hindi natin ito gagalawin kasi naka-default na yan. Yan na mismo yan. Okay? So, itataas ko lang itong aking timeline kasi ginamit ito kagabi. Okay, para sa pag-record. Screenshot, I mean. Yan. So, ito na yung ating pinaka-stage. So, tingnan nga natin kung magpa-function na yan. So, minsan kasi hindi nagpa-function ng aking tawag dito. Itong, ito. So, yung hand tool ko, minsan ayaw. Kasi nung last time na nag-discuss tayo, so, hindi ko ito nagalaw. Ayaw yung talagang gumalaw. Okay. So, dalawa yung hand tool natin. Pwede pag hinawakan natin yan, move, or pag hindi tayo naka-hand tool, pag nakaganyan tayo, okay? So, just press space. So, same with Photoshop. Okay, space din yung kanyang shortcut. Okay, pwede nating maikot. Okay? So, kung gusto mo naman na pwede kasi yan i-rotate. So, shift, space. Ayan. So, pwede natin siyang ma-rotate. Okay, so, pag i-move natin itong ano na ito. Okay, ano? Okay, so yan. So, depende kung anong rotation ang gusto natin gagawin. Okay? Then, ayusin na lang natin. I-center stage ulit natin para bumalik siya sa tamang pwesto talaga. Ganyan. So, space lang for hand and shift space kung gusto natin i-rotate. Then, kung gusto natin ibalik na ganyan, pindutin lang natin ng center stage. O, ayan. So, babalik siya sa pinaka-stage, ang stage po natin. Okay. So, scroll up, scroll down para sa zoom in, zoom out. Okay, so, anuhin natin yan. So, ganun pa rin, ganun tulad pa rin ng Photoshop. Okay. Ayan, center stage natin para balance yan. So, dito yung mga tools natin, di ba? Tools, timeline, okay, colors natin dito, ang mga, mga panels natin. So, iba't ibang panels to. Swatches, colors, so marami pwede natin ilagay din natin yung library natin, brush library. So, depende. Okay, at yung pinaka-library mismo natin ng mga elements natin, so ng mga drawing natin, pwede natin ilagay dito sa kabila. Okay. So, counting review lang. So, sa line tool natin, so same with Photoshop, pag nag-drawing tayo ng line, okay, so kapalan lang natin ng konti. Gawin lang natin at least 8. Okay? So, we can draw a straight line. Okay, change natin ng color. Okay, we can do a straight line. So, just hold shift. Okay, straight yan. Diba? Yan. Okay, so maging kahit pababa, pataas. Okay. So, straight. Yan. Okay, straight line. So, isa dito sa dapat nating bigyan ng attention is this one. Okay, the drawing object on and off. Okay, same with other. Okay, mayroon object drawing on and off. Okay, so line drawing on and off. So, pag ito'y naka-on, tulad yan. So, ay naka-off. Okay, tulad yan, naka-off siya ngayon. So, ibig sabihin, pag naka-off, ano? Mayroon siyang intersection. So, ibig sabihin, itong mga intersection na yan, so ito, yan yung mga yan, close yan. Okay? So, yung mga intersection na yan, naka-close yan. So, pwede tayong maglagay ng fill. Okay? Diba? So, since na-close siya, okay, pwede natin siyang lagyan ng fill color. At pag minove natin yan, ang mamove lang natin, yan lang yung extension. Okay? So, hindi na natin mamove dito kasi nagkaroon na yan ng intersection. Dumikit na yan sila sa isa't isa. Diba? So, hindi na natin siya mamove. Okay. So, samantala, pag ang ating drawing ay naka-on, okay, so it is an individual object ang dinodrawing natin. Okay? So, shift again. Okay? So, naka-on yan. Shift din pababa. Okay? Ayan.
So kung mag-fill tayo, hindi mo malagyan ng fill yan. Kasi hindi yan sarado, bukas yan. So nag-fill, makakapag-fill lang tayo kung yung surroundings na ito ay sarado. Yan, wala yan eh. So kung titingnan natin, kaya pwede natin tanggalin yan. O yan siya, o maghihiwala yan. O yan. Siyempre, naka-fix na yung dulo. Pero yung intersection, walang intersection na nangyari. Yan. Diba? So wala. Wala talaga. Huwag na natin pilitin. Wala talaga. Ayan. Okay? So wala talaga. Nakita nyo naman, di ba? E paano, sir, kung siyempre nag-drawing ako ganyan? So gusto ko kasi, naka-on yung drawing ko, naka-drawing on ako, para pwede ko siya ma-modify ng ayos. Tapos gusto ko na siyang lagyan ng fill. Anong gagawin? Lalagyan natin ng ganito. Gusto natin lagyan ng kulay na, gusto natin mag-fill tayo ng yellow. Kaso nga, ayaw. Eh, yung drawing mo na kasi gusto, ayaw mo naman ang naka-off kasi nga ganito ang nangyayari, hindi mo siya mamomodify. Anong gagawin para malagyan natin ang fill? Para mabuhay yung intersection. Ano ang gagawin? Okay? Naka-off yung object drawing. Ano no? Hindi, na-drawing na nga natin eh. Na-drawing na natin. Ito na siya. So kahit i-off mo yung drawing, yan, o, off mo, wala, itapos na kasi, naka-drawing ka na eh. Oh. So, ang gagawin natin, i-convert natin siya ngayon. Okay. Dito sa sinasabi natin, magiging vector image siya. Magiging ano niya, magkakaroon na siya ng intersection dyan. So, gagawin, tandaan nyo. So, punta tayo ng selection tools. Okay, sa-select natin lahat yan. Okay. So, it can be right-click and break apart. Okay. So, break apart. So, anong mangyayari? Pag na-break apart na natin, testing na natin kung makakapag-fill na tayo. Okay? Itong yellow. Ayan. Pwede na. Diba? Kasi nga, kuminsan, pag naka-off yung drawing mode natin, ang hirap kuminsan mag-modify pag gusto mong baguhin eh. Pero kung naka-on siya, ganito, pwede mo pa siyang mabago. Pero kung mag-fill ka na, hindi. Kasi walang intersection nangyayari. So, ang gagawin mo, i-break apart mo ngayon. Okay? So, pwede rin na control or So, maliban doon sa right click, so i-select mo siya uli. Okay? Punta ka sa modify, then break apart or control B. Yung control B dito, break apart na hindi bold. Okay? Break apart, so automatic. So, pag i-fill na natin yan, ibig sabihin, meron ng existing, balik natin sa blue. Meron na siyang, i-deselect muna natin. Ayan. So, meron na siyang existing, okay, intersection. So, pwede na nating malagyan ng fill. Okay? So, ayan na. So, ganun na siya. Okay, naiintindihan? So, tandaan nyo yun na yung ganong principles na kasi importante yun para hindi magkaloko-loko yung ginagawa nating elements. So, drawing on and off. So, isa pang gamit itong drawing on and off para sa mga design na ginagawa natin. Okay? So, drawing on, gusto natin lagyan ng design, ganyan. And, naka-i-off mo, pag naka-on tayo, ayan, di ba? So, masyadong maliit. So, palitan natin ng okay? So, medyo kapalan natin. Tingnan nga natin. Ayan. Okay? So, pag nagumawa tayo ng star, okay? So, walang intersection na nangyari, individual element siya. Okay? Pero, pag naka-off yung ating drawing modes, ibig sabihin, naka-off yung drawing mode natin. Ibig sabihin, meron siyang mangyayaring intersection. Kaya pag mag-drawing ka, automatic yan. Bakit nagkaganon? Bakit nagganon siya, nagsama-sama? Kasi nga may intersection. So, yung buong element na ganyan, so ito yan. Ito kasi yung dinodrawing natin, itong element na ito. So yan, ito na yan siya. Ito, nandun na siya doon. Kasi nagkaroon ng intersection, nagdulo-dulo na siya. Okay? So, yun ang nangyayari sa kanya kung nagkaroon tayo ng intersection. So, ang inyong drawing, okay? So, ganun na. So, mag-ano na siya. So, yan.
Nasa ilalim yata. Okay. Ayan. So, ang inyong drawing yan, may magkakaroon siya ng intersection. Okay? So, yan yung ating tawag dito, yung ating gamit niya, or kung minsan baka may kitang nangyari, biglang nagbago yung drawing natin. Nag-intersection kasi at naka-off yung drawing mode natin. Yan. So, another one na dapat nating mabigyan ng pansin din. So, alam na natin itong ano ha, itong sinasabi natin, itong dalawa, the normal rectangle tool. Okay? So, ito yan. Since na may design kasi yung ating width, kaya nagkaganyan. Or, the rectangular primitive tool. Dito naman tayo magsimula sa kabila. Yan. Okay, ano pagkakaiba nila? So, yung normal, pag clinic mo itong gitna, nahihiwalay siya. Pero itong primitive, wala. Hindi mo yan pwedeng ma-modify. Okay, so yun. So yun yung ano nila. So ito, mabibreak up, mahihiwalay yun. No? Pag clinic mo kasi naghiwalay, kung bumalik na siya sa original niya na design, kasi ihiwalay mo na siya. Ito, ganun din yan. Pero yung primitive, wala. Okay, kaya baka magulat kayo, ba't biglang nagbabago sa yung design ko, wala naman akong ginagawa. Okay? So, may pinagpipilian kasi yan. Okay? The primitive and the rectangular tool. Same with dito sa oval. Okay? The primitive and the regular oval tool. Ganun din. Okay, so, pag nag-drawing ka ng normal, okay, palitan na natin ito para hindi magbago siya. Okay, so pag mag-drawing ka ng normal, ayan, so save it up. Pag gusto mo ng precise or primitive, so ito yun. Ayan, so precise siya. Okay, si normal, pwede mo itong i-modify. Okay, so yan, natatanggal yan. Okay, so yun, okay, so natatanggal siya. Okay, so pag-clinic natin yan, yan, makikita yung mga vector points niya. Okay, pwede natin yang baguhin. Diba? Sa mga animation, pwede natin baguhin yan. Pag sa mga nag-change sa, nasa motion na tayo, siyempre, pag gumagalaw kasi, nagbabago yung ano niya eh. So, pwede tayong gumamit yan. Kaso lang, ang disadvantage ng talaga niya ay ito. So, pag nagalaw natin yung gitna, natatanggal siya. So, pero si kabila ito, o kahit na anuhan natin yan ng ganyan, o pag i-click natin, gamitan natin ng sub-selection tool. So, ito lang. O, isa lang siya. So, pag Pacman ang gusto mong gawin, yan siya yun. Yan. So, wala na ka siyang pwedeng baguhin. Paikot lang, pwede mo lang ano. Okay, pag gusto mong precise, okay, pizza. Yan. O, Pacman, o, di ba, pwede pag ganyan, tapos gaganyan, gaganyan. So, mas maganda siya compared dito sa kabila. So, depende sa manipulation na gagawin mo sa object, kung ano yung gagamitin mo doon. Okay. So, sundan ba? So, huwag niyong kalimutan itong mga ito kasi baka mo pag gumagawa na kayo ng design, hindi ko na makita mga yan kasi hindi niyo alam. Okay? So, the paint brush tool. So, from the word itself, so, pwede mong i-paint yung mga iba't ibang mga brushes style. So, punta ka lang sa Windows. Brush library. Okay? Nasaan na 'yon? Ba't hindi lumabas? Ay ito. Nakaano pala sa atin sa taas. Ayan. Okay, so if you have arrow. Ayan. Okay, so just double click. Nandoon na. So pwede mo na siyang ma-drawing from the word itself. Ibabrush mo lang siya. 'Di ba? So marami ka dito mga design na pwede mong gawin. Na hindi ka na mag-iisip o ba gusto mong mag-design ng cloud. Okay, so palitan mo lang ng blue. Okay, so huwag ka nang mag-isip ng kung anong klaseng cloud pa yan. Okay, so marami ka ditong magagawa. Okay, from the word itself. So, pag may pen tab kang nakakabit, okay, andito yan. So, you can use pressure. Okay, so para makita mo yung pagpaikot-ikot niya, manipis, pag i-diin mo siya, ay makapal, pero pag light lang, light rin lang yung design niya. Okay? So, yun yung sa brush natin. So, dito marami sa brush tool.
pag medyo nakabisado natin to, marami mga artistic design ang pwede tayong magawa. So just familiarize yourself with the brush library at para malaman mo kung ano yung mga laman niya. Okay, ano yung mga pagpipilian natin mga design, 'di ba? Yung kahit mga yung mga dahon nga diyan na ano eh, merong mga ganyan na ano. So nasa creativity. O meron nga tayo ditong mga line okay, basic pattern border. So itong mga borders natin. So kung yan, so just press shift. Okay, tapos pwede nating ilagyan ng kulay yan. Oops. Ayan. So nagano lang yung pagpindot ko. So automatic may border na kayo. So hindi na kayo mahirapan magpili kung anong design ang gusto nyo. Ayan. Ba? So marami yan. Just explore. So just double click para kailangan makita nyo dito sa style ha. Kailangan lumabas muna siya dito sa style. Tapos ikaw na bahala sa width kung anong gusto mong style. Halimbawa, ito yung napili mo. Okay? May gusto mo pang style siya. So pwede mong palitan yung width kung ano yung width na gusto mo. Pag ganyan siya. Yan. O papatusok naman siya kasi nga yung width mo patusok. Pero kung normal na diretso, ayan lang siya. Yun, yun yung brush style. So, pwedeng smooth or ano, okay, strengthened or ink. Okay, dito naman sa brush, so ito yung isang hindi pa natin na ano. Okay, hindi ko na ipakita sa inyo ng maayos. Brush. Okay, so size natin, ito. Siguro ito na lang. Okay na siguro yan. Ang kulay ko, natin i-light lang natin para masyadong makita. Okay. So, yung smoothing natin. Hindi masyado natin na-appreciate yung smoothing kahapon. Okay. So, gagawa tayo sa smoothing natin. Una muna 100. Tatlo lang gagawin natin. Okay. So, para saan ba ito? Makikita natin mamaya. Okay, so, nakaano tayo? Ayan. Then, gawin natin 50. Okay. Ibig sabihin, 50 yung nasa gitna at 0 yung nasa baba. Okay, anong pagkakaiba nila? Maliban doon sa pagguhit ko, iba-iba naman talaga. Okay, bakit para saan ba yung smoothing na yan? So kung titingnan natin, papunta tayo dito sa sub-selection tool. So ano yung purpose ng sub-selection tool? Para saan siya? Para saan? Si sub-selection tool. Ano pa na gani? Masasalita ka? Amen. Para saan? Yung sub-selection tool. Okay, para mapalabas natin yung vector points. Okay, tama si Hugo. So, sub-selection tool, atin na yung pagkakabay. Pag itong selection tool lang, i-select natin, wala. Wala tayo nakita. Punta tayo sa sub-selection tool, malabas tayo ng vector points. Okay? Ayan. So, kung titingnan natin, ayan, ang dami. So, sino ang may pinakamaraming vector points? Sino? Yung ito, tingnan nyo, yung isa, yung zero smoothing. Ang dami niyan. Kung ito siguro ay 50, itong 50 ay siguro ang ano nito yung mga 70, ito siguro mga 1,000 plus ang kanyang vector points. So although, masyadong marami kang pwedeng i-modify, yun o, sa dami o, di ba? Yun o, napakadami. Okay? So anong disadvantage yan? The more na marami kang vector points na inalagay, the more na bumibigat yung image. Lumalaki yung kanyang size. So, yun yung disadvantage. Kaya, nakita ko yung mga ginawa nyo, yung nagpa-practice ako sa inyo ng tawag pen tool. Aba, yung iba, wala nang hila-hila. Talagang click-click-click, halos puro vector points yung paikot ng image. Di ba? Walang nang pati, puro na vector points. Paano clinic ng clinic na lahat? So, ang disadvantage doon, napakalaking size ng image ang magagawa mo compared doon sa less lang ang vector points. So, usually,
ang recommended natin diyan, itong sa gitna lang. Okay na itong sa gitna, itong 50. Ayan. So okay na 'yan. So at least eh tama na 'yan sa kanyang sa dami niya. Okay, so yung dami ng ano niya. So ito kasi medyo konti lang talaga ang Victor points. So ito naman, kung titingnan niyo, super dami 'yan, oh. 'Yun. So 'yun yung smoothing na sinasabi po natin. Okay. So i-delete na natin 'yan. So brush. So ayan. So alam na rin natin yung zoom size with stage or zoom size with ano, 'di ba? So pag naka-on ay pag naka-off siya at naguhit tayo, halimbawa ito. Lakihin natin yung size natin. So isa pa ito ha, baka kasi magsusum tayo. Isa. Okay? Another zoom. O yan, sinasabi ko ayaw na niya mag-move. Another zoom. Okay. Another zoom. Ayaw na niya magpunta sa gitna. So another zoom. Ayan. Okay. So kung ibalik natin habang sinusum natin paliit ng paliit. Okay. Pero pag naka-on yung zoom size with stage, okay, go hit tayo. Kahit mag-zoom tayo dyan, dalawang zoom. Okay. Okay. Akala natin lumalaki lang kasi nagsusum. Pero kung ibalik natin siya sa actual size, ayan, pareho lang sila. So yun yung gamit niya. Kasi kahit isusum mo yung image mo, hindi mababago yung width ng inyong brush. So baka kasi magulat kayo sa kagustuhan yung isum para makita mabuti, hindi nyo napansin. Okay? Naka-off pala itong zoom with the stage. So wala. Iba yung ano yun. Akala mo pareho lang ang laki nun. Pag binalik mo na sa normal size, wala na, iba na siya. Okay, so yun yung pinakaya lang yung mga dapat natin tandaan. So same with drawing object mode on and off. Okay, so pag naka-on, so automatic, so meron siyang intersection. Okay, so yung kasi naka-on siya eh, oops, same color. So naka-on kasi siya, kaya meron siyang oops, ayan, intersection. Yan, pero pag okay, pag naka-on siya, pag naka-off meron na, pero pag naka-on siya, okay, pag naglagay tayo ng ganyan, okay, kahit anong lagay natin ng tawag dito, okay, yan, so wala. So dito na yung sasakit na nagkaroon ng, kasi bakit nagkaroon ng fill? Sa tingin nyo, bakit nagkaroon ng fill kahit na naka-on yung ating tawag dito sa object? Ba't nag-fill? Nag-fill ba siya? Hindi, di ba? So parang nag-drawing lang siya, nag-paint lang, kasi paint bucket yung ginamit natin. Pero actually, hindi naman talaga siya dumikit. Okay, di ba? So parang na ganyan din lang. Ayan. Okay, so ang yun lang ang medyo maano, pag brush ang ginamit natin. Kasi yan, oh. So tawag dito. Okay. So yan. Na yun lang medyo ano, pag brush ang ginamit natin. So iba yung treatment niya. Yan, pag niyapat na wala na rin naman siya. Yan, nagpuputol-putol na siya. Okay. So so any clarification pa guys dito sa tools natin? May clarification pa tayo? Dito? So okay na tayo dito ha? So at least in one way or another, so nakakuha kayo ng concept kung paano siya nagagamit. Okay, ngayon. So, dito na tayo ngayon sa timeline. So, ito na yung ngayon ang ating pag-aaralan. Okay, timeline. Lagyan natin dito sa gitna ng puti para kitang-kita nyo pagdating sa ano. Okay, kita no? So, dito muna tayo sa ating PowerPoint presentation.
By understanding the timeline. So timeline has different parts na dapat po nating malaman. Okay, unang-una, the layer name. So ito yon. Okay, so dito yon, pinaka-layer name niya. Okay, within the layer name, may mga options dyan. May mga options dyan na pwede na, na dapat nating matandaan. Unang-una, tulad din sa Photoshop, meron tayong show or hide layer. Okay, lock or unlock layer. So, ibig sabihin, pag nilock natin yan, ay hindi na natin magagalaw yan. Kahit hindi natin siya, safe tayo, hindi natin magagalaw yung layer. Okay? At yung show layer as outline. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ang purpose niyan. So, yan. Hide, lock, show layer outline. Tapos, dito sa baba, so, meron rin dito, save groupings, group layer, ito new layer, itong sa unang-una, at itong last, kung ayaw mo na doon sa layer, pwede mo na siyang itapon sa basurahan. Okay, yung delete layer natin. Yan. Yan yung mga parts natin dito sa layer. Okay? So, dito sa taas, dito yung mga frames natin. Okay? So, dito sa frames na yun, meron tayong tinatawag na kulay, itong pula na yan, ang tawag natin dyan, playhead. Okay? Yan yung ating hinihila para yun yung tumatakbo para nagsisignify kung nasaan na yung nag-play. So, yan pinakaano natin palatandaan. So, playhead ang tawag natin dyan. Dito sa baba, nandito yung ating playback option. So, hanggang dito lang pala yan. Sobra yung pula ko. So, andito yung playback option natin. At dito iba, ibang properties tong sa tawag dito sa kabila. Pero anyway, parang playback course, playback option pa rin ito kasi ginagamit natin ito sa pag-play din natin itong sa unahan niya. Then, itong susunod niya, current frame. Ibig sabihin ng current frame na yan, kung saan nakatapat itong si playhead, okay, yun yung naka-current frame niya. So, pag ito si playhead nilagay natin sa 15, 15 ang nakalagay dyan. So, mamaya, makikita natin yan. Then, makikita rin natin yung frame rate natin, which is 24 frame per second. Anong ibig sabihin ng frame rate natin na 24 frame per second? Ibig sabihin nun, it takes 1 second para mag-play ng 24 frame. Okay, yun yung ibig sabihin dyan ha. So, kung babaguhin natin mo, gusto natin 30 frames o 30 FPS, ibig sabihin, within 1 second, second ang pinag-uusapan natin dito guys sa hindi minutes. Okay, ibig sabihin within 1 second, 30 frames ang kanyang ipi-play. Okay, so kung gusto natin na mabilis lang ang ating animation, anong gagawin natin sa frame? Taasan, babaan yung frame rate. Hello? Hello? Gusto natin mabilisan lang within 1 minute. Ay, within 1 second. Ano dapat ang frame rate natin? 24, 30, 50, 64? Ano? Ano sa tingin nyo dapat? Mas mataas. Ibig sabihin, 60 frame rate per 1 second. Mas mataas ba dapat? O mas mababa? Okay, so sasagutin natin yan mamaya. Then, dito naman sa elapsed time, seconds, ibig sabihin, indicates ng sinasabi natin kung ilan na yung time na nagamit natin. Okay, so doon sa within that frame rate, frame na inano natin, na sinet natin dyan. So, ma-appreciate rin natin yan mamaya. Then, dito sa dulo, reset time, timeline zoom, yung kasi pwede natin itong ilapit, pwede natin itong ilayo. So, we can reset or we can resize dito. So, once na-resize mo dito, pwede mong ilapit o ilayo or kung gusto mong ibalik sa default, just press the reset timeline zoom. So, dito ka lang magpipress. So, marireset na yan. Okay? So, yun yung dito ha. So, aware kayo, the current frame, para malaman nyo kung hanggang saan yung, kung nasaan yung playhead na yan at kung anong frame ang anong frame number yon. So, para malaman yon, dalhin mo doon ang playhead.
para exact talaga. Okay. So halimbawa, itong animation na ito, magtatakbo lang dapat ito ng 10 frames. 10 frame lang dapat siya. So titingnan mo kung hanggang saan yung 10, dapat doon lang yun, ang animation na yun. Okay, o halimbawa, ito dapat ay 20 frames lang. So doon lang yun. Okay? So ganun siya. So ito yung mga nasa baba po natin. Okay, may question ba tayo dito? Malinaw. So yun yung mga parts niya ha, na dapat nating ano. Okay, so para pag tinanong kayo, okay, or pag may mga sinasabi o ginagawa tayo, alam niyo kung saan napin. Bawa, so nasa anong, ano yung pang ilang frame ba natapos yung second animation mo sa layer 2? Okay, so tawag dito, or pang ilang frame ba, okay, ano ba yung frame number o frame location, or sabi natin number na lang yung matapos yung second keyframe mo. Okay, so yun. So dito mo titingnan sa current keyframe para sakto hilahin mo yung playhead. Okay, now, next. Tingnan natin yung tinatawag nating kinds of frame na makikita natin ganyan. Mayroon tayong tinatawag na empty keyframe. Mayroon tinatawag tayo na filled keyframe. May empty frame at may filled frame. Tagalog, may keyframe tayo na walang laman. Mayroon tayong keyframe na may laman. May mga frames tayo na na walang laman at mayroon tayong frames na may laman. Kasi mapapansin nyo automatic, pag ang keyframe niya ay empty, yung frames niyan empty rin panigurado. Okay. So ano pa itong nandito kung makikita nyo? Okay. Ito itong nag-i-square na yan, mapapansin nyo, bago magkaroon ng another keyframe, okay, itong nandito, palaging mayroong ganitong rectangle na empty. So, ano daw ang indication yan? Simple lang. Diyan nagtatapos yung current keyframe niya. So, ibig sabihin, itong buong keyframe na yan, dito magtatapos. Itong keyframe na ito, buong keyframe na yan, dito magtatapos. Yun lang yung indication niya. So yun yung mga, so dalawa, yun ang ating dapat lang tandaan yan. Pag nakita natin yan, ibig sabihin hanggang doon, magtatapos yung keyframe na yon. Indicator lang siya. So dito naman, pag ganyang bilog at walang itim siya, ibig sabihin yan empty keyframe. Ibig sabihin doon sa frame na yan, walang object within that layer na makikita ka sa stage. Ano yun? So pag empty keyframe, empty siya. Walang object na makikita ka sa stage within that layer. Within this layer lang ha. Kasi pwede naman na may objects stage pero ibang layer yon. Pero pag nakita mong filled keyframe, ibig sabihin may laman yung frame na yan at pag natapat dyan yung playhead na yon, may lalabas na object doon sa stage. Okay. Lalabas yung object mo sa stage kasi nga nilagyan mo na siya ngayon ng laman. At yung object na yon mananatili yon hanggang dito sa dulong frame niya, which is the frame 23. Okay, kasi diyan nagtatapos ang frame na yan, yung pangalawang keyframe na yan. So pag lumampas na diyan yung playhead, tapos na din. Mawawala na din yung object na yon. Yan lang yan. So sabi nga dito, understanding keyframe and understanding frames and keyframes is essential for mastering Animate. Number one yan. Kailangan alam natin yan kung paano ang pag-play, kung paano nagpa-function itong mga keyframe na yan at mga frames na yan. So, be sure to understand how the layer 1 contains. Layer 1 layer, ito yon, layer 1 contains 23 frames. Bakit 23? Bakit kung sabi kong 23, nakita nyo hanggang 25? Kasi nga, kung titingnan nyo yung playhead natin na sa huling frame na, yung may box, kung may box yan, ibig sabihin, yan yung last frame. So, since wala nang susunod, ito usable frame na yan, yung susunod yan. So, ibig sabihin, as in blank, ano yan, as in empty talaga yan, na wala, hindi pa talaga siya gamit. Okay. Ito, ginamit siya, pero walang laman. Ito, wala talaga. Usable frame ang tawag pa lang dyan. So, hanggang doon, ibig sabihin, itong tinatawag natin, itong layer 1 na ito,
it only contains 23 frames. So nandito sa baba, 23 frames. Okay? At 24 ano siya, frame per second. So itong itong frame 1 hanggang frame 23 tatakbo lamang siya ng 0.9 second pag i-play mo siya. Okay, kasi nga 24 frame per second ang dapat tatakbuhin niya. So since na hanggang ano lang tayo, okay? Hanggang frame 23 lang tayo. So 0.9 second tayo. Okay. Pero kung naglampas tayo ng 24, 1 second 'yan. Ay, kapos tayo ng isa. 0.9 seconds lang siya. Okay, naiintindihan ba? So it contains 23 frames, sabi dito, with 2 keyframes. Dalawang keyframes natin, isa, dalawa. Isang empty keyframes at isang filled keyframe. So itong empty keyframe tumatakbo from frame 1 hanggang frame 9. At yung filled keyframe naman tumatakbo from frame 10 hanggang frame 23. Yan yung reading dyan ha, sa timeline na yan. Okay, so may question ba tayo dyan before tayo pumunta sa actual demonstration natin? Para maintindihan natin. Na nagigets nyo ba? O ulitin ko. Okay, doon na lang natin titingnan sa Animate para lalo nyo maintindihan bakit nagkaganyan-ganyan yan. Okay. So, itago na natin. Punta na tayo dito ngayon. Ito na. So, ang ating default na pinakaano niya is 24 frame per second. Di ba yung ginawa natin? So, dito sa layer 1. Okay, layer 1 tayo. Gawin na, ano na natin? Magdadagdag tayo ng iba pang layer. So, another layer. Okay. Sabihin na natin, 4 na layer tayo. Okay. So, itong layer 1, okay, i-rename natin. Just double-click the name. Marirename mo na yan. Background. Okay. Ayan. Layer 2. Okay. Sabihin natin, blue circle. Okay. Layer 3. Okay, sabihin natin red triangle. And dito, okay, purple box. Ayan. So may, ba't man rest yun? Okay. So may 4 tayong layers. 4 na layers. So, ang basa pa lang natin dyan, 4 na layers with 1, with 24 frame per second, ang pinaka play rate niya. Okay? So, may keyframe na ba tayo? Wala pa. So, dito muna tayo sa taas. Okay, yung purple muna natin. Okay. So, may keyframe na ba tayo o wala pa? Wala pa siya. Meron, dito muna tayo sa unang layer natin na. Okay, so ilock muna natin itong iba at i-hide natin. Ay, wala pala. Tayo may i-hide kasi nga wala pa naman tayong element. Okay, so meron na tayong unang ito, keyframe. Automatic yan. Pero bilog siya at wala siyang laman na ano sa loob. Ibig sabihin, siya ay empty keyframe. Okay, so sabihin natin another frame tayo dito sa 20. Punta tayo sa keyframe 20, yan. Okay. So, pag-click natin yan, okay, so masiselect natin yan. Okay, so itong playhead natin, okay, hindi natin yan madrag. Guys, ha? Hindi mo yan madrag basta-basta. Kasi nga, wala pa tayong existing usable, ay existing frame na kung saan siya ay mag-play. Wala pa. Hanggang frame 1 lang siya. Itong nandito sa mga susunod,
usable keyframe pa lang yan. Ang tawag natin yan, usable keyframe, na ibig sabihin, pwede pa lang natin siyang gamitin ng mga frame, pero hindi pa gamit. Intindihan nyo? Iba yung pwedeng gamitin, iba yung gamit na. Okay? So, gagamitin natin ngayon sa layer 1 hanggang 20 tayo. I-click natin yung 20. Then, mag-i-insert tayo ngayon ng sinasabi nating keyframe. Okay. So, F5 muna pala tayo. Frame muna ang gagamit. Mag-insert muna tayo ng frame. Okay, F5. Ayan. So, may keyframe tayo dito. Nakikita niyo yung bilog. Paano ba kasi lakyan to? Yan, yun lang pwedeng na, nilalayo lang yan, pero yung laki talaga. Okay. So, yung laki nito ay hindi natin mapalakihan. Wala. Yung view. Ayan. Okay. So, itong playhead ngayon, ayan, pwede na nating mahila. Bakit? May ginamit na kasi tayong frame. Pero, kung mapapansin nyo, itong frame na ito ay empty kasi nga bilog lang siya at walang itim sa loob. Another, maglalagay tayo ngayon ng another dito, keyframe. So, pag sinabi nating keyframe, so, ito yung may elements tayo ilalagay doon, may movement tayo ilalagay doon, at ang binabasa natin yan ay sa keyframe natin ilalagay yan. Okay, hindi pa natin ma-i-move yung pula na yan, yung playhead na yan. Lagay tayo dito sa susunod niya. So, mag-insert tayo ngayon ng keyframe. So, F7. Ay, F6. Tama, F6 pag keyframe. Pag frame lang, okay yan. So, hindi pa rin natin ma-move. So, hanggang siguro sabihin natin siya hanggang 35. F5 tayo para use ma-move natin yan. Okay. So, yan. Then, another. Okay, F6. Then, hanggang 50. Ano ba ito? 24. 24, 48. Okay? So, 48 lang tayo para ano? 2 seconds. 2 seconds animation. Parang ambilis nun. 1, 2. Ayan lang. Okay. So, F5. Tayo para sa usable. Ayan. So, within purple box layer, mayroon po tayong tatlong keyframe. Tama? Isa. Okay, isa to. Dalawa. Tatlo. Ayan, tatlo siya. At lahat yan ay empty keyframe. At makikita nyo rin yung frame ay empty kasi kulay gray siya. Oh, puro gray din yung mga frames niya. Empty frames, empty keyframe. Okay, paano kung lalagyan natin ng laman itong pangalawang frame? Dito tayo maglalagay sa pangalawang frame para mas ma-appreciate natin. So, itatapat natin itong ating, okay, itatapat natin itong ating playhead dyan. So, ibig sabihin, nag-i-indicate na dyan tayo at nasa 21 frame tayo. May kita nyo dito sa baba. Okay, 21 frame tayo. Okay. So, then, anong ilalagay natin? So, itaas na natin siya ng konti. Since na purple box, so box ang ilalagay natin. Okay? So, anong gagamitin natin? So, gumamit muna tayo ng primitive. Okay, primitive box tayo. Since na purple siya. Let's, ano. Okay, so i-block na natin yan. Ang stroke ay nipisa natin ng konti. Yan. Okay, mapapansin nyo lang, ganyan yung itsura ha, wala pa tayo nilalagay sa stage. So, ibig sabihin, kahit mag-play itong ating playhead na yan, walang lalabas kasi nga puro empty frame. Now, maglalagay tayo ngayon ng purple box. Ayan, ando natin kasi meron tayong decoration style pala, pambihira. So, wag tayong ganyan, wag nating i-ano yan. Okay, normal lang tayo. Saan na yung normal niya? Parang wala, hindi na usang normal.
bago yung brush natin. Okay. So dito, so same pa rin yung ano natin. Okay. So hanap tayo ng tawag dito. Ng maganda-ganda. Balik tayo dyan. Then, ayan. So, kung papansin nyo, nagkaroon na siya ng laman, oh, di ba? Okay. Kanina, ito lang siya. Nung nilagyan natin ng laman, naging filled keyframe na siya. So, pag nag-play yan, pag tapat doon, lalabas yan. Okay? So, yun ang pagkakaiba kung titingnan nyo. Iba yung kulay dito, automatic. Ibig sabihin, itong part na ito, within the layer purple box, ay walang element kang makikita within the, tawag dito, within the stage. So, ibig sabihin, hanggang dito lang yan siya sa, okay, frame 35. Pag lumampas na siya ng frame 36, mayroon pa ba tayong makikita? Wala. Wala na kasi nga, empty na. Wala na siya. Yun. So, nawala na siya. Okay. So, paano kung gusto mo natin na natin na itong isang pansinin natin, guys, ha? Minsan maraming mga nalilito dito. Nandiyan siya. Dito tayo. Keyframe yan. Gusto natin na pagdating ng frame 30, ito si box na ito, okay, ay nandito na. Okay. Pwede ba yan? Hindi. Hello? Gagana ba? Hindi. Okay, kung titingnan natin yan, babalik natin na. So, kung ibabalik mo yan, wala na. So, hindi siya gagana. So, hindi pwede na ilipat lang natin itong playhead na doon agad siya. Kasi nga, ang basa nitong playhead na ito, nitong ating kanya, ay per keyframe ito. So, ibig sabihin, kahit ilipat mo yan sa kung saan, yun pa rin yung mananatili doon sa keyframe. Hindi mababago siya. So, nandyan, yan, ilipat mo doon, doon lang yun siya. Okay, paano siya maglilipat doon? It is another keyframe. Okay, so halimbawa, gusto natin na pagdating na dito sa 35, ayan, okay, pagdating sa 35, okay, ito yung keyframe, yung ating purple box na yan, ay nandito na. Okay. So, ano yung gagawin po natin? Okay. Dalawa ang pwede natin gagawin dyan. So, it's either naguguhit ka uli o lalagyan mo lang siya ng sariling keyframe. Okay, now? So, dito na dito ngayon, tawag dito. Dito tayo ngayon magagamit. Meron tayong isang feature dito ang gagamitin. Ito, onion skin. Ayan. Okay, so nandito yung onion skin. Makita, ito yung box kanina. Okay? So, na inano natin. So, pwede tayo makapag, tawag dito, makapag-drawing. So, since na yan yung box kanina, okay? Okay, pwede natin siyang i-drawing yan. Okay. So, makikita mo kasi yung previous niya pag mga naka-onion skin. Kung paano yung ano niya, kung paano yung tawag dito, kung paano siya aangat para makita. Ito mas ma-appreciate natin yung pag yung mga manual drawing talaga kasi makikita mo yung movement. Onion skin na ginagamit niya doon. Makikita mo yung previous position ng keyframe. So, pag ganyan, okay, automatic, nagkalaman na siya. Ayan. Okay. So, halimbawa, okay, o yan na yung onion skin natin.
So gusto natin na pagdating dito sa 40, ito naman ay nandito na. Okay, nandito na sa unahan na yan. So anong gagawin natin? Mag-insert tayo ng keyframe. Ay, mali. Okay, dito. Pag dito na natin siya gusto, okay, insert tayo ng F6. So keyframe na siya. So dito natin siya ilalagay. Okay. Then, pag binasa niya, so nandoon na siya. Frame by frame. Okay. So yun yung gamit niya ng frame. Okay. So kinakailangan ko may movement tayong gagawin ay dapat ay, okay, tawag dito, nilalagyan natin ng keyframe. So kung gusto natin na nandito na siya, okay, pagdating dito sa dulo, okay, so dito sa gitna lang, ayan. So, insert lang tayo ng keyframe. So, isang object lang kasing ginamit natin eh. Okay, so, pag dito, so, babalik natin siya dyan sa dati niyang position. Okay, so, isang object lang ang ginamit natin, hindi tayo nag-drawing. Okay, so, ang gusto ko lang munang ipakita dito sa inyo ngayon, so, wala pa talaga yung ano ha, ipinapakita ko lang sa inyo yung paggamit ng empty keyframe at yung filled keyframe, anong pagkakaiba. So, kung ipi-play natin yan, okay, so, ganoon lang siya. So, frame by frame ang kanyang pag-animate keyframe. Okay. So, paano naman sa rin parang lumilipad? Ay, susunod na yun, yung may movement na talaga. So, frame by frame muna tayo ngayon. Okay, ayan. So, empty keyframe, filled keyframe. Yan yung ano natin dyan. Okay, so another. Okay, so dito naman tayo ngayon sa red triangle. So, pwede na kasi natin ito siya ma-move kasi nga, nandito na yung ating, meron na tayong nagamit doon sa taas na time. Then, so dito naman, so red triangle tayo. Okay. Wala palang triangle dito, ano? Balik natin sa normal. Magdo-drawing na lang tayo. Ano bang gamit? Dapat naka-off. Hindi, mamaya natin i-on. Okay. Oops. Would like unlock. Okay, nakalock nga pala kaya hindi tayo makapag-drawing. Size niya. Okay. Then, yan. So, pag sure na tayo, so since naka-on yung drawing mode natin, ano na lang natin. So, kasi hindi pa natin makafill yan. Tingnan natin kung pwede na. Oo, hindi nga. Kasi nga, siyempre. So, right click, modify, break apart. Okay, control B. Then, after that, okay, balik na tayo. So, nasa na yun? Ba't naman puti? Yung fill niya. Ba't ayaw mag-fill? Saan tayo nagkamali? Ulitin natin. Mukhang may mali tayo. Tayo mag-feel. Saan tayo nagkamali? Ba tayo naman mag-function?
niloloko tayo nito. Ay, tanga. Ito ba tayo nagkamali? Tama naman ang process natin, di ba? Tama ba? Hindi. Off na nga natin eh. Okay, pag naka-off kasi, di ba? Okay. Wait, testing natin na. Ayan o, di ba? So, close na yan. Ibig sabihin, naka-off na yan. Okay? So, pwede tayong maglagay ng kulay. Ayun. Niloloko tayo. Pareho lang naman ginawa natin kanina at ngayon. Diyos ko. Ayan. Okay na tayo? So, same lang naman yung kanina. Okay. Pinakaano natin. So, sobra lang. Ano lang natin? I-erase lang natin yung sobra. Ayan. So, bumibilog naman yan ng pusa. Automatic siya. Babalik talaga siya sa kanyang design. Kung ano yung ano. Okay. So, automatic, nagkaroon na siya ng tawag dito. Naging filled keyframe na siya. And then, sabihin natin na hanggang dito. Okay. So, gagawin natin ay F5 lang. Ayan. Okay. So, dito muna tayo. Okay. Ayan. Oops, sorry. So yun, ito yung problema pag tawag dito. Ay, huwag natin muna isa, convert. Ma'am, ito muna, parin tayo masyado malito. Ayan, so mayroon na tayo, ibig sabihin, pag nag-play siya hanggang dito, sa 22. Okay, nandiyan siya. So, mag-a-upper lang itong ating purple triangle pagdating natin ng 21. Kasi doon na siya may laman. Ganun ang principles natin ha. So, si red, mananatili yan dyan. Okay? So, sabihin natin na maglagay tayo dito ng another keyframe. Okay. Ayan. Yun. Pero, tawag dito, ilalak muna natin sa purple para hindi natin magalaw. Okay. So, delete natin. Ayaw natin na may laman. Then, pagdating dito, sabihin natin hanggang dito lang siya. Ayan. Then, insert ulit tayo dito ng another keyframe. F6. Okay, hanggang dito na. Okay. F5. So, ibig sabihin hanggang doon siya. Yan. So, ito lang yung may laman. Okay. So, dito, wala. Okay. So, pagdating natin dito, ayan. Okay. Pagdating natin dito, wala na siya. Yan. Okay. So, dito, gusto natin siya uling palabasin. Pinakamabilis. Okay, copy na lang natin siya. Okay. Paste natin siya. O, diba? Mabilis lang yan. Frame by frame lang naman ginagawa natin. So, meron na laman ulit. Diba? Okay. So, ayan. So, ibig sabihin, may laman na yung ano natin. So, yung mga empty na yan. So, pag-planin natin siya. So, ayun. So, pagdating dito, sabihin natin, ano? Okay. Akala. Ayan. Hindi, ano lang? Ito lang siya.
liitan lang natin. Pero yung pula lang na liitan, kasi nga magkahiwalay yung dalawa na yan, yan ang ano. Hayaan muna natin yan. Okay, ayan. Pagdating dyan, ganyan na siya. So, gusto ko lang yung ipakita sa inyo na yung frame by frame empty and with ano, yung may laman. Okay? May tanong ba tayo, guys? May tanong? Nagigis nyo ba yung principles ni empty at ni empty at filled keyframe? Okay? So, dagdagan natin. So, ibig sabihin itong ano na to, ay nagpi-play siya hanggang ilang seconds lang ito. 2 seconds ang play niya. Yan o. Okay. So, para matapos yung ano na to. Okay. So, dito naman tayo. Drawing tayo ng tawag dito. Blue. Eh, dapat blue siya. Sabi natin blue. Gamit natin itong primitive na para hindi masakit sa ulo. Oops, nakalock. Ay, hindi pala. Okay na. Ito yung huli natin ginamit kanina, kaya nagkaganyan. So, hayaan na natin si Pacman. Okay? So, dito, kita nyo, biglang nagkaroon na ng laman. Diba? Okay. So, pwede naman hanggang lagay na natin dito eh 5. So yan na yung pinakaayos sa buhay. Ibig sabihin sa buong ano, yan lang siya. Okay. So gusto natin na pagdating diyan. Okay. So dito maglalagay tayo ng keyframe dito. Ito siya. So dito natin ilalagay. Then, habang tumatagal, okay, another keyframe. Ibig sabihin, may pagbabago tayong another drawing na ilalagay. Yeah, ililipat na natin dito. Lalakihan natin. Yan. Then, pagdating sa dulo, dito na. Dito siya. Okay, keyframe muli, F6. So, ano na? Yan, liitan na lang natin siya. So, since na nasa tawag dito, ilalim yung layer niya. Okay, post muna natin. Itaas natin si blue dapat para makita. Okay, so, ayan. So, background. Tuloy-tuloy na lang natin ano. So, background natin. So, maglalagay tayo ng ito. Primitive na tayo. Ay, nakalak. Ayan. Then hanggang dito, F5. Para yung mga ganyan-ganyan. Ibig sabihin hanggang doon, tatakbo si F5. Okay.
dito pa lang, pwede natin lagyan ng another keyframe, F6. Okay, so anong gagawin natin? Okay, sa background. Ayan. Diba? Then pagdating dito, sabi natin another ano siya. Okay. So ayan. Then pagdating dito sa dulo, dito pala. Another keyframe. Mag-change tayo ng color. Ayan. Okay. So, 2-second animation. So, pag i-play na natin, ilagay natin yun dyan. Okay. So, enter natin siya. Ayan, kagagulo na. So, ganun ang ginawa natin. Pabago-bago ng kulay. Yan. So, saan ba yung player natin dito? Okay. May tanong. Ayan na, yung pinaka-ano natin. Oh, nawala. Kasama pala siya sa mawawala. So, ito na yung pinaka-movie natin. Yan lang. Ang pinagagawa natin. So, at least, ipinakita ko lang sa inyo yung paggamit ng keyframe, okay, empty frame, keyframe, at yung movement niya. Okay, 2 seconds lang yan, kaya ang bilis. 1, 2. 1001, 1002. Tapos, 1001, 1002. 1001, 1002. 1000, yun lang. So, kasi nakalagay dito sa ano natin play. Okay, 2 seconds lang siya. Okay, kung ilan na dito, oh. Yan, oh, 2 seconds lang ang play natin. Kasi tama naman, kasi 24 frame per second tayo. Ginamit natin ay 48 frame. So, 2 seconds nga talaga. Okay, so, ganun lang siya kasimple. Simple-simple lang ginamit kasi natin, pero pag mga komplikado na, di ba, napakadaming keyframes, napakadaming frames, napakadaming layer, nasa pag-arrange ng layer nyo. Kaya kinakailangan may concept muna kayo kung ano yung gagawin nyo. So wala pa tayong text dyan. Dapat nga ilalagay pa tayo ng text na numbers. Okay. Lagay tayo. Para masaya. Ano? Magdadagdag tayo ng isang layer. Dito pa lang. Okay, hanggang wait. Ano na ba siya? Empty ano pa rin pa. F5. Ay, pati mong pass. Okay, dito, text. Habang kahit wala pa tayo sa text, sa testing lang muna tayo. Okay. And, ay, lakihan natin. So, gamitan natin ng mga medyo mabibigat na kitang kita. Ayan. Then size, lakihan natin yung size. Ba't ayaw na niya lumaki? Okay. 120. Sabihin natin 250. Ay, mali. So, 180. Ayan. Pwede na yan. Okay. And so, dyan siya.
Then hanggang dito lang, ilan bang numbers? Ano lang natin? And another i-on natin to. Ano ba yun? Onion skin. Tama. Para makita yan. Ganyan yung onion skin para makita mo. Okay, U. Okay. So yun yung gamit ng onion skin. Ilang frame ba yun? 1, 2, 3. 1. Ayan. Tama. So, okay. So, yun ang gamit ng ano ha? Yun ang gamit ng onion skin. Nakikita nyo yung previous frame kung ano yung tsura niya, para hindi kayo maligaw kung saan nyo ilalagay yung susunod. Ayan, nakaon yung onion skin. Then, 1, 2, ito ulit tayo maglalagay, F. Okay, so B. Ayan. Okay, then, 1, 2, tawag dito F. Uli. E. Okay. Then, 1, 2. Grabing bilis niyan. 2 frames lang. Okay. Mag-exit lang ng ano natin eh. 1, 2. Okay. So, dito. S. Saan? Ay, ba't wala? Ito. Wait lang. Wala yung ano natin. Hindi ko nalagyan ng okay. Then 1, 2. Ano yung napindot ko? Ay. Sub-selection palang napipindot ko. S. So, pag play natin yan, okay. So, pagdating dito, so dapat 1, 2. Okay. Ano tayo dito? Ano tawag dito? F6. Okay? So, sa F6 na yan. Okay. R. Ayan yun. Pagdating dito, S na. Tama. Okay. Copy. Susunod. E. Copy. So, pero ito, mas ano itong sa akin na, hindi ganun ka. Kasi yung iba, ginagamitan ng maraming layer para mas accurate yung ano,
yung paglagay niya. So medyo ano lang itong sa akin. Para ba tama talaga yung, kasi hindi mo ito hindi mo ma sigurado kung sakto din yung paglapat ng mga number na yan. Ay ng mga letters na yan. Okay. Ay patunayo na. Ayun. So medyo ano pa to. So nangyari, nagkagulo-gulo yan. Ay, sorry. Karoon niya, no? Kasi nag-paste ko kasi yan. Numbers. Ay, mali. Wait. Dito, wala dapat yan. Tama, di ba? Dito, tama. Dito, tama. Dito, tama. Dito, tama. Dito, tama. Dito, nawala. Ayun. Okay, so nawala yung awit lang. Gamitin natin yung ating ano. Ito yung solution natin dyan. Okay, so N. Okay, copy. Okay, paste. Yan. Bihira. Okay. Copy. Okay, paste natin siya sa labas. Okay, kasi gagamitin natin yan eh. So nagkataon lang kasi na... Saan iba? Ba't nawala? Okay. Ayan. Ayun. So yung pinaka-ano niya. Okay, ano naman yung kulang natin? Numbers. Okay, yung B. Medyo napaka-elementary lang ginagawa natin kasi papakita ko lang sa inyo. Copy. Ayan. Okay, tingnan natin kung malinis. Okay. Sumama ito. Dapat wala yan dyan. Kaya pala nawala siya. Anyway, hindi naman natin may get numbers. Okay, pagdating dito, dapat wala yan. Okay. Oh, nawala yung M. Isa lang pala. Mapakahirap tayo. Control, tawag dito. Control D is duplicate. Okay. Nagpa-function ang duplicate sa kanya. Talaga nakalang. Ayan. Okay. Tingnan natin. I-off natin ito. Ayan. So pagdating dito, okay, andyan na sila. Then, lagyan natin, sabihin natin na pagdating dito, another, ano natin. Ayan.
kaso nga lang, ano mga kulay pa? Ayan. So, bakit nagdikit-dikit sila? Name. Pagdating dito, F6 ulit. Ayan. Tingnan natin kung anong itsura niya. Pagdating dito, okay, F6 ulit. Okay. Then, pagdating dito, F6 ulit. Numbers. Oh, ba't mag-ano? Wait. Ah, dito. Ayan. Okay. So, try natin kung anong itsura niya. Mira, simple lang, no? Pero parang kang ano. Parang ganyan lang. Hindi lang nagsabay-sabay sila. Pero, yan. Okay. Ayan. So, sample lang natin na ano. Yung mga pwede natin gawin. So, that is a tawag dito, application. Nitong tinatawag natin pag application ng frame rate. So, basta alam natin, pag ganyan blanco, bilog na walang ano. So, ang tawag natin yan ay blank frame. Blank keyframe. Okay, itong box na yan, end of the keyframe yan, end of the current keyframe. Tapos, pag may itim naman, nakasama na siya, ibig sabihin, may laman yung keyframe na yon. Okay? So, pag tumapat doon, itong playhead natin, may lalabas na element or may magpiplay na element. Pero kung wala, okay, so, tawag dito, pag wala, wala siyang lalabas. Okay? So, may tanong, may tanong ba tayo? Ito, biglang nandoon. Okay, pwede natin talagyan ng magandang ano. Okay, motion. Ay. Mali. May tanong tayo. May movement siya sabi. Okay. So, siya lang lagyan natin. Question? Okay. So, shape twin niya. Papag-aralan natin yan sa susunod. Tanong? So, may idea na kayo or may iniisip na kung paano gagawin yung mga bagay-bagay na gagawin po natin. Okay, so next meeting, okay, we will deal about text. Okay, text and some motion, ano, tawag dito. Graphics na pwede pa natin gagawin. Okay, dito tayo sa next meeting sa text natin at yung iba pang mga dito. Iba pang mga tools na pwede natin gamitin. Text and coloring tayo. So sa ngayon, yun lang talaga. So huwag nyo nang pansinin yung ating movement na yan kasi hindi naman ang ating pinag-aral ngayon. Ito lang, keyframes, frames, block keyframes at paglagay ng frames. Okay? And understanding yung ilang seconds ba talaga ang ating gagawin. Okay? So I will end muna my recording.